Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. My name is Yvonne at meron akong good news para sa inyo. Sa mga kasari-sari store owner ko dyan na umuorder sa grocery, sa mga single mom, at sa mga umuorder ng bigas na nagsusuhol pa sa mga delivery boy para magbuhat ng kanilang bigas. Ayan, may good news ako sa inyo at ang grocery dahil meron na pong bigas sa grocery. At eto yun, mapalad tayo dahil isa tayo sa kauna-unahang makakatikim ng bigas na available na ngayon sa grocery on selected areas only dahil bago pa lang, so hindi pa lahat ng merong application ng grocery ay meron na pong available na. Mamaya po ay ilalagay ko dyan yung mga location kung saan pa lang available ang bigas ni grocery. So meron pong apat na klase ng bigas ang grocery and lahat po yon ay tigto 25 kilos lang po. Pwede mo siyang i-order sa application mo and libre hatid na iyon ng mga shipper o delivery boy ng grocery. Meron po silang Pisces at Tycoon, isang Maharlika na Cream of the Crop. Ay, ito yung mga sako nila. At ang Sakura na Well Milled Rice. Okay, so na-testing ko na ito lahat, guys. Kaya nakita nyo naman, bukas na siya. At dito ko pinalagay sa bahay namin, hindi sa tindahan. Dahil nga, libre lang naman itong pinadal ni grocery. So, isi-share ko rin ito sa iba. Bibigyan ko yung family ko. Okay, eh syempre i-order ako ng iba yung galing sa puhunan sa tindahan para ebenta ko sa aking sari-sari store. So mag-start tayo dito guys sa Pisces. Kasi tayong mga mami, tayong mga sari-sari store owner, hindi tayo basta-basta bumibili ng bigas. Tinitignan natin ang price, kung mura ba or kung mahal man siya, sakto ba yung pagkamahal niya dun sa klase ng bigas. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon ito at kung anong laman niya. Mag-start tayo sa Pisces. Ang Pisces or ang tinatawag nating regular milled rice, maalsa at affordable dahil nagkakahalaga lang ang isang sako nito na merong 25 kilos ng 900 pesos per sack. So ito yung bigas ng Pisces guys. Ang common feedback nito ay maganda. Ayan, ilapit natin, maganda, malambot at perfect pang tapsilog. Ayan. Okay, dito naman tayo sa Tycoon, guys. Ito yung premium sinandoming, long grain at masustansya. Ang bawat sako niya ay nagkakahalaga ng 1,025 pesos per 25 kilos. Sa sako ng Tycoon, ang common feedback nito ay export quality. Ayan, pang export quality siya, buhaghag at malambot. Ayan, buhaghag, malambot at mabango. Ayan, mabango. Okay, dito tayo sa Maharlika or special rice. Ito yung one of the best rice in the Philippines. At para dun sa anak ko na panganay, ito yung pinaka-the best sa kanya. Sabi nga, ito na lang daw yung lagi namin sa ingin kasi malambot din siya. And ang isang sako niya ay nagkakahalaga ng 1,150 pesos. Ito yung Maharlika. Ang common feedback nito ay sweet fragrance. So, ito yung isa sa magandang klase talaga dahil buong-buo yung kanyang butil. Ayan, i-close up natin na. Ayan, buong-buo po yung butil ng Maharlika. Malambot siya, maalsa, maputi. Pang restaurant quality. Kaya kung meron kang restaurant dyan ay ito. Kasi syempre kailangan, di ba, magandang quality talaga yung bigas kapag nagre-resto ka. Ayan, fluffy din siya at malinamnam. Para sa akin, parang nga siyang dinorado. Ayun, kasi malambot talaga siya. Para siyang dinorado. Isang hugasan lang pwede na. Kasi hindi yung madumi yung bigas nila. Ito tulad ng ibang bigas na, anong tawag ng mayo? Mag-brown yung bigas na ito. Tsaka madaming lumulutang. Tubig lang. So, ito malinis. Eh. Dapat nga isang hugas lang pala yun. Eh. Ano ba magsaing? Eh, syempre. Ipa-flat yan. Kailangan flat. At kung gaano kadami yung bigas doon, gana din kadami yung tubig. Yan, so hanggang dito siya dapat sobra. Yan, ay sobra. Tawasan natin. Ang linis ng bigas niya in fairness. Pwede na. Parang pang ipang magkano'ng kilo to, Mal? Maganda din siya, eh, no? Oo.
wala mang mamurahin dyan na klase. Ayan, good evening guys. Anong wala? Di magandang klase yung bigas din niya, malalaki yung butil. Ayan, so good evening. Ayan, kain tayo. Ang bigas na sinaing namin ay yung bigas from grocery. Anong tatak ng bigas, ma'am? Cream of the crop. Cream of the crop. Ayan, ang ulam namin ay adobong pininyahan plus pritong tilapia na may sausawan with calamansi. So as usual, dito pa rin kami sa tindahan kakain. Ayan, malalaki yung butil niya. And magandang klase yung bigas niya. Ayan, ako, ano. Ayan o, ang lalaki. Para siyang tag 55. Hindi ko alam kung magkano yung kilo nito ha. Ilalagay ko na lang dyan. Kung magkano yung puhunan niya at kung magkano siya pwedeng ibenta. Pero, ano siya, social, mamahalin. Buo yung ano niya. May katulad ng bigas na crack, no? Kaya ang name lang sa akin nito ay cream of the crop. Okay, dito naman tayo sa pang-apat na sako na available sa grocery. Ang Sakura Sinandomeng or Maalsa Pagluto and Long Grain din siya. Ayan. Ito naman ay special choice ng aking bunso. Ito daw, gusto niya masarap. Ayan, kung makikita niyo dyan, long grain nga siya. Actually, halos lahat sila guys ay long grain. Walang bigas na putol-putol. At ang sako niya ay nagkakahalaga ng 950 pesos. Ito yung pwede sa pang-consumo yung personal. Ito, okay din siya. Ayan. Pero depende naman lahat tayo, may kanya-kanyang choices, di ba? Okay, ito yung bigas ng Sakura, guys. Ang common feedback niya ay sulit na sulit siya para sa kanyang price dahil malambot siya, wala siyang amoy at maalsa din. Alam nyo ba, pag ako pumili ng bigas, gusto ko yung maalsa dahil mas nakakatipid tayo doon. Di ba? Sino yung agree sa akin ng mga nanay na pag nagsasaing sila, bukod sa hanap nilang malambot, gusto din nila ang maalsa kasi mas nakakatipid ka doon eh, dahil pag sinaing mo parang dumadami yung sinaing mo dahil nga maalsa siya. Ayan. Maalsa. Ito po yung Sakura. Ayan guys, ipakita ko lang pala. Ang kanin namin ngayon or ang bigas na sinaing namin ay ang Sinandomeng Special from Grocery. Ayan. So habang nagmumukbang kami sa isa kong vlog, ang Ilocanot Bisaya Vlogs. Ano to, Sinandomeng Special. Tingnan nyo, ang lalaki ng butil niya. Para siyang, kung mabibili mo siya sa sari-sari store, pang 50 yung kilo niya. Pag bumili ka ng bigas na 50 yung kilo, parang ganun. Tsaka ang lalaki ng butil niya. Ayan, so Sinandomeng Special ito guys. Bigas ng grocery. Malambot. Malambot siya. Di ba pag sinabing Sinandomeng, ano naman talaga? Bakit? Sinandomeng, masasarap talaga yun. Alam. Okay, so binibigyan ko lang kayo ng idea guys kung anong klase bang bigas meron sa grocery. So sa ngayon, apat na sako lang po yung available. Itong Pisces ay 900 per sack. Ito namang Tycoon ay 1,025 pesos. Ito namang Maharlika or Special Rice, one of the best rice in the Philippines, ay 1,150 pesos. At ang Sakura ay 950 pesos. I assure you guys, wala dyan na maliliit ang butil. Lahat dyan ay long grain, magandang klase. At pwede kayong magpatong ng 5 pesos per kilo. Kasi diba, minsan makabili tayo ng bigas na mahal at pangit yung kalidad. So, imbis na papatungan natin siya ng 5 pesos, parang alanganin siya na patungan mo pa ng 5 piso. Kasi hindi maganda yung bigas nga, diba? Parang ang mahal ng price niya compared dun sa quality ng bigas. Pero ito lahat guys ay malambot dahil nasaing ko na to. Nasaing na namin yan at natikman at namukbang na namin yan nilakay. So, magandang klase yan lahat. So, ito na inantay nyo. Hindi po lahat ng merong application ng grocery ay pwede kayong maka-order dahil bago pa lang, so available lang siya sa mga areas na ito. Okay, ang bigas po ni grocery guys ay available sa Parañaque, Sucat, Montelupa, Pasig at sa piling lugar ng Quezon City, Antipolo at Rizal. Kaya kung taga dyan ka ay i-check mo na ang iyong application sa grocery. Baka meron dong menu or choices na pwede mong i-click yung bigas. Ibig sabihin pwede ka umorder. Kaya ayun, umorder ka na ng mga bigas ni grocery. Magandang dilat.